Lahat tayo ay may mga kwento mula sa ating nakaraan. Mga istorya ng ating mga kabataan na bigla na lamang nating maaalala ng hindi sinasadya. Lalo na sa tuwing may pagkakataon o mga bagay na siyang magiging halimbawa ng nalimot na alaala. Katulad na lamang ng kwentong ito ni Ma'am Diana. Hello po, Sir Culas. May kwento po ako noong ako ay bata pa. Tungkol po ito sa kabanatang pinagdaanan katulad ng karamihan. Isang araw po kasi, nang ako ay matapos magsipilyo, naramdaman ko na umuuga ang isang ngipin ko doon sa may harapan. Kaya tinawag ko ang isa kong kapatid kung ano ba ang dapat kong gawin. At dahil nga bata, kung ano-anong mga makukulay na imahinasyon ang umikot sa aming isipan na aming napagkasunduan, nagayahin ang aming napanood sa isang pelikula na kung papaanong binunot sa may palabas ang sirang ngipin ng isang paslit na tanging sinulid na itinali sa may pinto ang ginamit. Walang tigil kaming tumatawa ng aking kapatid dahil sa kalokohan naming ginagawa. Nagbabakasakali na ito na ang kasagutan sa aking problema na sa pamamagitan ng pagtatali ng sinulid sa may pintuan at ang kabilang hibla naman ay nakabuhol sa aking ngipin. Pero sa kabilang banda ay labis din ang aking kaba sa aming ginagawa na ikinukubli ko na lamang sa pagsabay sa aking kapatid na walang tigil sa kanyang pagtawa. Abala itong itinatali ng mahigpit ang sinulid na ikapa nito ay huwag daw akong malikot. Samantalang nakatayo lamang ako ng ilang hakbang doon sa may harap ng pinto. At ilang sandali lamang ay sinabi nito na kung handa na ba daw ako. Habang hawak nito ang pintuan, mabilis at malakas na isasara pagtapos ng kanyang pagbilang. Napalunok na ako at wala sa katinuang napatango habang tinititigan ang sinulid sa aking bibig patungo sa pintuang nakabukas. Naika ng aking kapatid ay kung handa na ba daw ako. At sa kanyang pagbilang ng tatlo ay isasarado nito ang nakabukas na pinto. Sabay kaming bumuelo ng paghinga, malalim, at sinimulan na ang kanyang pagbibilang. At ika niya, isa, dalawa, tatlo. Na dito ay mariin na lamang akong napapikit, dumadalangin na maging manhid sa mararanasang sakit. Ngunit, napasilip ang isang pikit kong mata. Naika ko pa ay kung tapos na ba. Pero hindi. Nakatulala lamang ito at mababakas sa kanyang namumutlang muka ang itsurang hindi maipinta. Inulit ko pa ang aking sinabi. Naika ko ay kung tapos na ba? Pero hindi, dahil kita ko pa rin ang nakalaylay na sinulid na siyang nakabuhol pa sa may pintuan. Kaya dito ay mas lalo kong naguluhan. Kaya tanong ko ay kung ano ba ang naging problema na dito ay aking nakita. Kung ano ba ang totoong ibig sabihin ng ikanilang kulay suka? Dahil ito mismo ang itsura ng kanyang namumutlang muka habang
nangingilid pa ang kanyang luha sa nanginginig nitong mata. At dahan-dahan, itinaas nito ang kanyang nanginginig na kamay upang ituro ang dahilan kung bakit nga ba siya natigilan. Dahan-dahan, dahan-dahan, nilingon ko ang aking likuran para lubos kong maunawaan bakit nga ba siya ay natigilan. Dahan-dahan, dahan-dahan ko itong nilingon nang biglang malakas na nagsara ang pintuan. Nasabay pa kaming halos napatalon sa pagtaas ng aming mga balikat, na ang kasunod ay ang walang tigil naming pagsisigawan. Walang tigil. Para kaming nagpapaligsahan sa pagpapalitan ng pagsigaw. Kaya napahangos na ang isa naming nakatatandang kapatid na babae, na sa pagbukas nito ng pinto ay tumambad sa kanya ang bibig ko na punong-puno ng dugo. Sir Narrator, parang nasa lahi na yata namin dahil kahit ang pinakamatanda naming kapatid na babae ay namutla din nang ako ay kanyang makita. Nasa ilang tanong nito kung ako ba daw ay napaano, kung ako ba daw ay nahiwa dahil sa may bibig kong umaagos ang dugo. At kasunod nito ay bigla na lamang itong bumulagta sa may pinto. At sa muli, dahil sa murang edad namin ay hindi namin alam ano ba ang dapat gawin bukod sa mag-hysterical. Subalit, sabay kaming napalingon magkapatid dahil naririnig namin ang isang mabigat at pamilyar na yabag patungo sa aming silid. Dito ko nakita ang pagkakaiba kung papaano nga ba kumilos ang isang matapang na ama. Dahil nang dumating ang papa namin ay wala itong inaksayang oras. Tahimik at mabilis itong kumilos. Binuhat niya ang nahimatay naming kapatid sa kainilapag sa aming maliit na kama. Saka seryoso itong sumitsit sa isa kong kapatid para kumuha ito ng damit upang punasan ang aking dugo ang bibig. Saka malumanay nitong sinabi na ano ba? Ano ba ang nangyari? Na dito, saka lamang kami parang nahimasmasan dahil sa kanyang pagdating. Sabay pa kaming napayakap sa sobrang takot at pagkakataranta. Saka ang lahat ay aming ikinuwento na hindi ko na po siguro uulitin dahil masakit sa tenga kung atin pang babalikan ang parte ng pagsisigawan. Ay, mga babae talaga. Sa may gitna ng sala, halos hindi kami mahiwalay sa aming ama. Dito ikinuwento ng kapatid ko kung bakit nga ba siya kanina ay biglang napahinto. Dahil noong aktong isasara na daw nito ang bukas na pinto, ay may napansin daw itong kakaiba doon sa may salamin na nasa may likuran ko. Isang nilalang na nakasilip, nakangiti, nanlalaki ang mga pulang-pulang mga mata habang sunod-sunod itong malalim na humihinga, nakatitig, na wari pinapanood ang aming ginagawa sa may loob ng silid. Isang demonyo. Dito po napatingin si Papa kay Mama habang napapailing at mababakas ang kanyang
pagkadismaya. Napaismid pa ito sa kasinabi kay Mama na, "Ay! Sinabi ko na kasi sa'yo, Leonora, bakit ba kasi ayaw mong makinig sa akin? Malas yan! Kaya ayan! Oh, kita mo nang sinasabi ko? Hindi maganda yan! Hindi maganda yung pagtitipid mo!" Pero Ronnie, sayang naman kasi. Maganda pa naman, oh. Ha? Eh ano kung sayang? Eh ano kung maganda yung malaki at matandang salamin nyo? Hindi na magandang gamitin ang may basag na salamin. Sabi na kasi sa'yong itapon mo na yan. Baka sa may susunod eh, mapaano pa yung mga bata dahil dyan sa pagtitipid mo. O eto. Eto ang cheque. Mag-shopping ka. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Lintik na yan. Ay, huwag naman. Kailangan pa palang mangyari ang ganito para bigyan mo ko, Ronnie. Samantalang kulang na lang. Saniban din ako ng demonyo sa pagka-budget na binibigay mo. Tapos ganito. Naku! Iba ka talaga, Ronnie. Iba ka! Naku! Napakakuripot mo! Oo na! Sige na! Spiyo! Mga kaibigan, ang isang salamin ay isang lagusan na kung sino man dito ang humaharap ay ito ang nagbibigay ng refleksyon na nais ng sino mang tumitingin dito, positibo man o negatibo. Kaya kadalasan, sa tuwing tayo ay humaharap sa ating mga salamin, mararamdaman natin na parang hinihingi nito kung ano ba ang nais nito sa atin ipakita o wari ay sasabihin. At ang isang basag o may lamat na salamin, bukod sa ikanila na ito ay malas ng gamitin, ito din ay nagsisilbing lagusan patungo sa ibang dimensyon na hindi maaarok ng buhay na tao. Patungo sa isang lugar na kung saan ay namamahay ang mga nilalang katulad ng mga kampon ng demonyo. Kaya lingid sa ating mga kaalaman, nasa may kabilang banda ng salamin, sila ay tahimik lamang din na nakatingin direkta patungo sa atin. Sir Narrator, matapos nga nito ay ipinatapon na ni Mama ang luma at basag na salamin na noon ay nasa may kwarto namin. At pinayuhan kami ng aming papa na palaging magdasal. Huwag pairalin ang takot. Maging handa sa anumang mga pangyayari. Sana po ay nagustuhan mo ang aming maikling kwento. Pabati na lamang po sa aking mama at papa na si Leonora at Ronnie Cortez, pati sa aking dalawang kapatid na si Rose May at Sheila Mary Cortez. More power sa iyong channel, Sir Kulas. Ahem! Ano? Ang ikli, no? Eh, pasensya na. Kinilabutan din kasi kaya ako nung research ko yung kanilang kwento. Ganon din po kasi ginagawa ko sa bawat idinadagdag ko. Sinasaliksik ng maigi para naman tama at tugma. At ayun nga, dahil sa kwento nila, hindi na ako titingin sa may salamin. Basta alam ko, pugi ako. Kahit di naliligo, tapos wala nang tingin-tingin sa may salamin, labas na kagad. O siya, yun lamang po mga kaibigan. At kung inyo po nagustuhan ang ating naitampok na kwento, ay huwag pong mahihiyang pindutin ang like at subscribe button, pati na ang pag-iiwan po ng positibong mensahe. Isang maliit na abala lamang po para sa ating pagpapatuloy pa ng ating nasimulang kalokohan at pagkukwentuhan. Maraming salamat at pagpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh, everyone. And always stay awesome. Peace out!